po yung aking... Kaya mga kabangka, bali nagagawa po ako ng palikpikan. Aking gagawin. So ito po, ang ginamit kong materials dito ay yung scrap na ano nga po, yung tulad ng lagi kong sinasabi, yung tubig. Yan yung ano, yung plastic ng tubig. Tapos po, ito nga po, nakortehan ko na yan. Yan. Inagplat po ako ng ano, ng itong face shield na mga gasgasin na nakita ko sa basurahan. Sabi nga sa'yo, laging scrap ang aking ginagamit. Mostly, scrap. Tapos, kung mapapansin po nyo, meron siyang ito, itim na tuldok. Sa ilalim po niyan, katapat niyan, yung butas na para sa ating pinakasahig. Ganun din po sa mga susunod na. Yan. Dahil ang gagawin ko po, tatalian ko yan. Pagkabutas nito, tatalian ko yan. Ganun din sa huli. Tapos, ginawan ko siya ng, kung mapapansin niyo po, may pinakakanal siya. Ganun din yung aking pinakasahig. Meron din siyang kanal na ipagsusuot ko para mas matibay siya. Ganyan po ang aking ginagawa. Ito lang po, ikakasa ko naman yung aking nasasaunahan. Yan. Oh, may merinda pa nga eh. Nagmerindahan din ni kanina. Makikita po ninyo. Meron po siyang butas. Ito. Yung butas. Tsaka itong aking paglaligan. Ito po, may mga butas yan. Yan. Tatapat ko po ito. Kailangan may gatla rin. Meron din gatla na ganyan. Na isasaksak natin dito. Po natin ilalagay niyan bago natin tahiin. Tatahiin naman po natin ngayon. Siyempre gamit ko karayom. Ito. Yan. Nakatali din siya ngayon. Nakatali na po siya ngayon. Ganun din ang gagawin natin sa kabila at doon sa mga susunod. Yan, tayo po ay mag-apply na ngayon ng ating glue. Kita na po natin. Ito sa taling iti aking pinapahid. Ito po yung sadya kong pinapahid ng kamay para mas matipis siya. Dahil pagka nakaumbok po ay madaling matanggal. Mas maganda itong manipis. Mga kabangka, ito na po, ikakabit ko na itong aking pinaka galapa. Yan, nagkaroon ako ng umpisa hanggang dito. Yan, hanggang dito lang sa kabilang ito.
sa kabila. Ito naman yung kanilang kabila. Ito ay yari din sa scrap, yung galon. Tapos itong aking carbon na timon. Medyo hindi ko pa nalilinis. Yan, ako na rin po nagpabrikit nito. Pinahinangan ko na lang siya sa aking kaibigang welder. Kasama. Yan, isa na po yung aking ginagawang palikpikan. Yan. Dati, ang nilagay ko dito ay glue stick lamang. Pero nilagyan ko siya ng epoxy para doble. Para mas matibay. Tapos nilagyan ko siya ng abang dito na pagtatali ako ng tarik. Yan. Ito naman, mabaloktutin pa natin yan. Ito. Pero bago ko siya kinabit ito, ito po, nilagyan ko siya ng dobler dito para mas matibay. Tapos nilagyan ko siya ng pang-ipit dito. Kung saan ko ilalagay yung aking tarik. Yan. Bahil kung mapapansin nyo, nakausli ito. At nakausli yung kabila. Kasi dahil tatalian ko dito, may tali na sa labas, may tali rin dito sa loob, na dalawa ganun dito sa kabila, ganun din dito sa hulihan. Tapos ito naman, lalagyan ko naman siya ng cover, pinakatakip. Yun din yung kabila, yun yung likod. Yan. Tapos itong loob, glue stick na nga lamang yung nilagay ko, medyo matibay din siya. Ito po ay mga scrap lamang. Ito, face shield. Itong labas ay yung ganong container. Ganito plastic ang aking ginagawa dahil ako ay careless. Kaunting pagkahoy. Kaunting bangga, basag o bali. Mga video. Ito na po yung palikpikan. Nalagyan ko na po siya ng cover dito. Medyo ang ginawa ko po, kinarb ko yung ano, hindi pala kinarb, medyo patilos itong itaas. Ganun din yung huli. Lagyan ko na rin po. Ngayon, kakabitan ko na naman po siya ng yung design dito at saka design sa unahan. Naikabit ko na po ito pong aking servo motor. Nakamount siya. Balik, kinulong ko din siya ng acrylic. Ito po, may butas na po yung ating paglalagyan ng ihi. Ang ginamit ko po ay tubing na galing sa planta. Ito yung mga scrap doon pakalat-kalat. Tinuwid ko lamang. Ngayon po ay atin kong ikakabit ang ating ihi. Kasama yung pinaka bushing niya. Medyo sakto lang ang butas nito. Yan. Ang gagamitin ko pong LC ay 35mm. Itong drive dog na ito, ano po ang gumawa niya. Ito po, kung mapapansin niyo po, itong aking pinaka bansalayan na ito. Sa mga mechanical technician, alam na alam niya kung ano yan. Yan po ay O-ring. Lalagyan ko pa po ito ng isa dito. Meron po akong isang nasa sa itaas. Kakip lang. Nandiyan lang po. Ang gitumok na. Ito muna. Po yung ikakabit ko dito. Yan, ikakabit ko dito. Tsaka para dun sa kabila, ganun din. Tapos gagayakan ko naman po yung aking para sa timon dito. Ito kaya ko nilagyan ng butas ito. Para kung sakaling magkaroon ng tubig dito, dito ko nila ang palalabasin. Dito ko palalabasin. May butas yan. Tagusan yan dito sa ilalim. Yan. Siguro na po alam nating mga nag-aarsi kung anong purpose nito. Ito po ay ako na ang nagpabricate. Muli, kumuha ako ng scrap na aluminum. Tapos binutasan ko. Yan. Ito, kung papansin niyo po,
ito yung mga nozzle para sa lubrication, mga pakalat-kalat. Yung isa hiningi ko, talaga humingi talaga ako sa tool room, tapos pinutol ko, itinanim ko dito yan. At ang ipinagkapit ko, ito po hindi epoxy, ito po ay belsona, kaya medyo matibay-tibay ito. Tapos ito namang tansong ito, ito yung ginagamit ng mga welder para sa mga boiler. Eh, ito naman scrap na rin. Hiningi ko na rin. Kaysa ako bibili, oh. Eh, dahil itong ganito, sa AliExpress, aabot din ang mga nasa sa 20 real. 22 ganyan. So, pwede naman tayo mag-fabricate. Ito naman po ay para sa cooling. At meron naman po akong nahingi rin na dun sa, ang tawag dito, sa gawa ng sasakyan. Yung mga pegluma nilang mga hose na siya kong ilalagay dito para sa cooling ng aking ESC. Ngayon po ay aking ikakabit ito, pero hindi ko pa siya mai-fix ng fix na fix. Bali, lalagyan ko lang muna ng butas dahil titingnan ko muna yung aking gina, yung aking ano, yung aking epoxy kung po pwede dito. Kung hindi naman, edi ako ihingi uli ng belsona. At ito naman po yung pinakatarik na siya kong ikakabit dito. Ito po ay yung plate na aluminum. Ang kapal nito ay nasa sa 4mm. Ito po ay talagang sinaga kong lagariin dahil ito naman po ay mga nasa sa basurahan na rin. Kaya sabi ko sa inyo, 80 to 90% ng aking mga ginagamit para sa aking RC boat ay mga scrap. Ako may natutuwa dahil pagka kinwento ko sa aking mga kaibigang Saudi, ay suportado. Kung ano daw meron doon na kailangan ko, ay kunin ko. Ay nakakahiya na po. Kaya, pag ginagawa ko, talagang scrap nga lamang aking hinihingi sa kanila. Tapos ang akin pong timon. Ito po. Ito pong aking timon. Yan. Bali, ito po medyo mahaba pa. Ito naman po, ay talagang ako na rin ang nagpabricate. Yan. Tapos pinahinaan ko dun sa kwarto ko, narito, na welder. So, ang ilalagay dito. Medyo mahaba pa ho ito. Ito yung aking puputulan pa. May butas na rin siya. Yan. O, nakita na timba ng aking kaibigan. Yan. Medyo malaki nga. Pero okay naman. Siguro may ang mahalagi tatakbo. Maglalaro po ito yung aking mga anak. Yan, o-ring. Ito ako yung o-ring. Pinakagalaan pa. Ano yun? Hello, yan. Ito na po, mga karsi. Yung aking palikpikan. Ang sinetap. Yan. Ito po, inirigay ko dito. Bago ko po i-install ng fix itong mga support na yan. Tsaka yung po nasa ilalim na yan. Ito. Yung pinara sa shop. Yan, ito po. Akin muna pong ikinasa itong aking motor. Actually, ito po ay aking pansamantalang gagamitin lamang. Meron akong outrunner. Subukan ko lang pong gamitin ito dito. Pero gagawa rin ako ng ito, yung mounting para dun sa aking outrunner na fit dito. So, subukan ko lang ito. Dahil ito yung meron akong 36 mm na LC, which is palagay ko compatible dito. Ito po, ginamit ko na mechanical plastic yung mga retaso sa planta na itatapo na kinuha ko po. Tapos nung ma-insert ko yung shaft, inilagay ko rin po yung ito na pinakaklam, naka-screw siya para magkaroon ng konting vibration, hindi siya matatanggal.
hindi siya madi-disalign. Ginamit ako po siya ng universal coupling dahil mas prefer kong gamitin ang universal coupling. Although ito po, dahil ito po ang aking ginamit, ito yung rigid type. Dahil wala akong available na flexible shop. Bibili pa ako ng flexible shop. Meron pala ako dito kahapon na install ko. Pero opposite siya. Clockwise, hindi siya counterclockwise. Na para dun sa aking LC. So, masisira lamang po. So, ang ginawa ko, ito, rigid type muna ang ginawa ko. Madali namang mag-adjust yun. Pagka nilagay mo yung flexible shop, wala ka nang i-adjust dito dahil nape-flex nga siya. So, at saka mas prefer kong gamitin po yung ano, yung universal coupling. Kasi sumusunod dyan. At saka po, ito kung mapapansin niyo po, universal coupling. Isa lamang ang pinaka-set screw niya or yung grip screw. Pero ito, bubutasan ko pa rin dito. Talagyan ko ng isa pang set screw. Ganun din sa kabila. Para hindi siya lumuwa. Yan. Ganyan pong style kapag gawa ng bangka. Ito, muli ka po niya. 750 mm lang ang haba nito. Yan. Yan, mamaya po. Kung hindi ako makapagpintura, ay akin pong iseset yung isa pang palikpikan kasi dalo po yan para sa aking anak na tambal na babae. Yan. Ito lang po. Hindi pa naman to fix dahil wala pa siyang mga support. Talagyan ko pa rin support, pareho lang siya. Dalawang motor meron ako nito. Kaya ganun din yung aking gagawin sa parehong ito. Dalawa rin po yung aking outrunner. Pero di gagawa rin po ako ng dalawang ganito. Ipagkunsan ko imamount yung aking outrunner, which is dapat kasukat dito. Kung mapapansin nyo, hindi pa siya totally aligned dahil nga po hindi pa siya fix. Wala pa siyang mga support na kagaya nito. Ito po ay yari sa galon ng tubig. Tapos ito po, mapapansin nyo, o-ring yan, o-ring. Pipintura akong bukas or sa either bukas or mamayang hapon kung hindi ako makapag-jogging. Yan po ang aking mga bangka. Yan mga karse. Hindi ko na video nung aking pininturahan. Pero yan, may pintura na po yan. Yan, nakabitan ko na rin ng katig at saka ng tarik. Ito, aluminum ito. Talagang sinaga ko pong lagariin yan. Para, yan dahil yan po ay malapad na plate. Yan, bali dalawa po yan para sa aking anak na babae. Nakambal. So, kinuha ko sila pareho. Yan, may timba pang nakasama. Mano-mano. Yan pong arnet to. Ako po ay pansamantala nag-set up ng aking RC. So, ito pong ginamit kong ESC. Para lang masubukan ko kung ito iikot, kung ang aking servo motor ay gagalaw, ang timon, tapos yung aking LC. Tapos ito po nga, ginamit ko yung aking binili sa AliExpress na motor. Kagaya ng ginagamit ng mga taga-Batangas. Pero itong ESC kong ito, maganda siyang gamitin dahil waterproof. Tapos isa pa, tagal kong ginagamit, hindi siya umiinit. Pero syempre, meron naman akong ibang ESC na may water circulation system. So, susubukan ko po kung ito ay gagana. Yan, gumagana pong ating gumagana po. Tapos
ito na ng ating ngayon na po yung ating susubukan kung gumagana ng ating timon. Ito lang, hindi pa po nakapix yan. Yung pinakaservo, lalagyan ko pa yung tornilyo. Yan, meaning gumagana po ang ating servo. Okay naman po ang paling niya, malaki rin. Madaya lang tingnan sa camera. Yan, ito na po yung aking RC boat. Bali, ito yung dati kong ikinabit na AC. Sabi ko hindi ganong umiinit. Kahit wala siyang water cooling. Pero pinatang ko siya nung akin talagang gagamitin dito. Yan, meron siyang water cooling. Yan. Kung kayo po ay bago pa sa aking channel, pasuyo naman po, pakisubscribe naman po. Salamat po ng marami. Ito po ay akin ng ipapabagahe. At nakagawa na ako ng crates. Kasama man ng aking iba pong mga RC boat. God bless po.